Hello mga babs! Welcome back to our channel. So for this video, magkakaroon tayo ng short tour lang sa ating garden para makita natin kung ano ba yung mga nangyari or naging effect ng summer sa ating mga tanim. So let's first start with our aloes. So as you can see, wala namang masyadong nagbago except na lumaki lang yung mga aloes natin. Unti-unti na silang nagkakaroon ng mga pups like this one. Ayan, RTCTs, may pups na. Yung ating PV na super blue, meron na rin. Ayan. Tapos, yung ating mga other TCTs, na-harvest ko na yung mga pups. Like, this one, nakuha ko na yung pup niyan. Tapos, yung ating ibang mga tanim, may mga pups na rin. Like, yung Kelly Griffin na Dracula's Blood, may pups na rin yan. And, other plants na rin. Like, yung Humilis. So, may mga aloes din tayo na nag-flower, like yung bronze lizard natin from Berlin. Ayan. Yung ating, this one is called Doran Black by Dick Wright. Ayan. Tapos ito, namuong seed pods. Ayan sa loob, may mga seed pods na yan. For our pink blush. Actually, yung seed pod na to is a cross between this coin G, ito, and this one. So, I'm very excited sa magiging pups niya. Our other aloes are here. These are aloes that will not remain small or compact. So, ito yung mga aloes na lumalaki. Like yung hybrid sa likod, pink blush, snowflake, salt. This is dragon bone. Or Castiglione, Dragon Hunter. This one is Aculeata, another Kelly Griffin hybrid. TCT, yung dalawang TCT sa likod. Ayan. Tapos our propagation areas. Ayan. Mga propas natin. Isa sa mga pinaka nag-suffer ngayong summer is our soft succulents. One effect, hindi siya suffering or hindi siya nag-suffer, but this is an effect of summer. Nagiging compact sila, lumiliit yung ating mga succulents. Ayan, Laurenciana, 'di ba malaki siya, lampas siya sa pot, pero after summer lumiit na siya. Or ito, yung tipi lumiit din siya. Yung ating ito, yung mandiba. Ito, super liit na ng growth niya. Ito yung original leaves, pero nagda-dry out. Because pag summer, less yung need nila na surface area ng leaves. Dahil, maraming sunlight. So, yan. So, compact yung mga growth nila. Ito rin, powdered sugar. Compact din. Ayan din, sa likod. Yung ating, yan. That's our Echeveria apus. Another one would be this one. Ayan. Aerial yan. Ito rin. Ayan. So, hindi naman talaga siya nag-suffer per se na nag-suffer siya. Pero, lumiit yung mga Echeverias natin because nga, hindi naman needed ng mga soft succulents ngayon ng malaking surface area ng mga dahon dahil maraming sunlight na available. So, ayan. Pero yung mga nag-suffer talagang soft succulent ngayong summer, ito, yung clavatum natin. Dito siya ngayon sa shaded area ng greenhouse because naglagas talaga siya ng todo. Ito pa. Yan. Hopefully, makarecover sila and I'm going to show you pag nakarecover sila. Tapos kung ano yung ginawa ko. Pero ngayon, nasa shaded area sila, mahangin, well-ventilated but shaded. Our other plants naman are Kalanchoe tomentosa, okay na okay. This is a bright shaded location, morning sun lang to. We also have our golden barrels. These are the normal spined. Ito yung tatlong variety natin ng golden barrel, short spined, long spined, and the normal one. Our haworthias, masyadong nainitan yung ating cymbiformes. Pero nakaka-recover na rin naman siya kahit papaano.
Of course, summer is very good for our agaves. Wala tayong kaproblema sa mga agaves. Most of them nagbigay ng mga pups. So, meron tayong mga pups ng mga agaves. Ayan. Ayun. So, walang problema sa ating mga agaves ngayong summer. Because they love the summer. So, move naman tayo sa labas. So, actually, sa labas is yung mga rain or shine succulents natin. So, rain or shine, andito sila. Ayan. So, we have here our rain or shine succulents. Ito yung mga succulents. Yung iba dito, ito yung mga minention ko nung videos natin 2 or 3 weeks ago. So, ito yun. Ayan. So, as you can see, naka-adjust na sila sa kanilang pot. These are all cuttings that I took about a month ago. Tapos, tinanim ko siya sa mga new pots nila. Ito pa, ayan. And this one. So, wala naman tayong problema sa kanila ngayon. Hindi naman sila naglalagas. Hindi naman sila nagkakaproblema. And they're all fine. So, ayan. Of course, kailangan na itong i-prune. This is our Celosia plumosa painted ostrich. Actually, hinihintay ko lang na mag-dry out lahat ng mga flowers so that I could harvest the seeds for next season. Pero kasi marami pang mga bees na pumupunta at nag-gather ng mga pollen at nectar, so hindi muna. So let's move on naman doon sa other side ng garden sa ating mga agaves na rain or shine. Punta quadricolors, tapos dismentiana, tapos potatorum confederate rose. So lahat to are rain or shine. Dito sila nakapwesto sa area kung saan nakareceive sila ng full sun and full rain. So as you can see, super healthy, matataba yung kanilang mga dahon, malalapad, at maganda yung growth. Tapos doon naman sa other side, those are our zinnias, flowers to attract pollinators. Tapos wala na mga pineapple. And after 5 years, meron na siyang bulaklak. So hopefully, after 4 to 5 months, meron na tayong bagong pineapple na fruit. So that's it. Back to the greenhouse tayo. Summer really took a toll on our soft succulents, pero naging mabait naman siya sa ating mga aloes, agaves, and our cacti. So, overall, yung mga nawalang tanim sa atin ngayong summer are our Cyanocrassula indica, Cyanocrassula Chinese jade, tapos yung mga clavatum ay naglagas. Pero yung ibang mga plants, wala naman tayong nawalang plant na very very important. Though, may namatay akong isang Graptovaria titubans because na-overwater siya dahil nabutas yung ating greenhouse. So, kahit nakapatong siya dito, naulanan siya ng 4 straight days. At hindi niya kinaya yung sobrang ulan. But our other plants, our other Echeverias, okay naman sila. And they were able to tolerate yung too much rain. Yung problema kasing nung summer is sobrang init, tas bigla-biglang umuulan na umuulan at sobrang lakas ng ulan. So medyo napapasma yung ating mga tanim at nagkakaproblema. So that's it guys for our short tour. Update lang ngayong summer or after summer update. So once again, I'm Nick and if you like this video, give it a thumbs up and watch na rin kayo ng other videos here and subscribe to our channel. So that's it, and goodbye!